this program. Sa ating headlines, tatlong sospek na nasa likod ng hacking ng Smartmatic system, arestado na. Presidential candidate Bongbong Marcos Jr. nanguna sa pre-election survey ng presidential bets batay sa Lilo Report. Tagapagsalita ni BBM, sinuspindi ang Facebook account. At Elon Musk, nabili na ang Twitter sa halagang $44 billion. Magandang gabi, Pilipinas. Detalye sa mga pangunahing balita. Tatlong sospek na nasa likod ng hacking ng sistema ng Smartmatic, arestado ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang mga sospek nang hihingi umano ng 60 million peso sa mga kandidato kapalit ng tiyak na panalo sa halalan. Detalye mula kay Mar Gabriel. San sila? Arestado sa entrapment operation ang pinagsanib na pwersa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ng PNP Anti-Cybercrime Group ang tatlong sospek na ito na nasa likod ng hacking ng Smartmatic system. Aktibo raw ngayon ang mga sospek sa dark web at nagyayabang na kaya nilang manipulahin ang magiging resulta ng halalan. 6 milyong piso umano ang hinihingi nila sa mga kandidato na nais makatiyak ng panalo sa darating na Mayo. Talagang nag-insist na kaya nilang i-manipulate ang resulta ng eleksyon at humingi ng bayad. At ito naman ay inoperate ng ating mga IT operatives. Nabawi sa mga sospek ang 10 milyong piso na ginamit bilang budal money, kasama ang ilang ebidensya gaya ng laptop at cellphone. Nakilala ang tatlo na sina Joel Ilagan alias Borger, Adrian Martinez alias Admin X at si Jeffrey Limpiado alias Brick na pawang mga miyembro ng grupong XSOX. Lumalabas sa imbestigasyon na konektado sila kay Ricardo Argana na dating empleyado ng Smartmatic na nasangkot sa data security breach. Bukod sa Smartmatic at Comelec website, dawit rin ng grupo sa hacking ng Napocor website, local commercial website at credit card fraud. Yung kanilang na-hack, totoo nga, meron silang nakuhang access sa Smartmatic system nung una. Subalit, sigun nga sa nakuha kay Argana, ay ganun din. Hanggang doon lang sa mga preparation. Pero sa actual election, hindi na ho, napakahirap ho talaga i-access o mag-rig nitong ating Comelec system na nakuha from Smartmatic. To cheat the election, kailangan mong napakaraming involved na tao and it is next to impossible. Tumanggi naman ang CICC na sabihin kung sino-sino mga kandidato sa lokal at nasyonal na posisyon ang nakausap na ng mga sospek. Ang matitiyak lang daw nila sa mga ito, malabong magkatotoo ang pangako sa kanila ng grupo. Sa statement lang nila yon na kaya, pero sa kanila back of their minds, manuloko lang talaga sila. Hindi nila kaya kahit nagkaroon sila ng access hanggang third and fourth level lang sila kung sakali man. Control pa rin talaga ng Smartmatic and Comelec. Sinampahan na ang mga sospek ng kasong system interference, illegal access, at attempt in commission of cybercrime sa ilalim ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.
Labing tatlong araw na lamang bago ang nakatakdang halalan, muling nag number one sa survey si Presidential Bet Bongbong Marcos. Bata ito sa Lilo Report. Si Bin Pascua, karagdagang detalye. Muling nanguna sa isang pre-election survey si presidential candidate Bongbong Marcos sa pre-election survey ng Dalilo Report na ginawa noong Abril 14 hanggang 20. Nasa unahan si Marcos na nakapagtala ng 64%. 3 percentage point increase ito mula sa 61% noong Marso. Habang malayo-layo naman ang nakuha ni Vice President Lenny Robredo na nasa 21%, 43 points ang deficit nito mula kay Marcos. Samantala, pumangatlo naman sa survey si Manila Mayor Isko Moreno na nasa 5%, Senador Manny Pacquiao na nasa 5%, 2% naman si Senador Panfilo Lacson. Bukod rito, 3% ang undecided pa, habang 0.4% ang pumabor sa iba pang kandidato sa pagkapangulo ngayong halalan. Vin Pascua, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat! Samantala, magiging kaduda-duda umano ang resulta ng halalan kung hindi si Bongbong Marcos ang mananalo sa halalan sa Mayo. Dahil sa pagiging consistent na nangunguna sa survey, ito ang sinabi na ilang kababayan nang pulsuhan ang kanilang pananaw ukol sa resulta ng survey. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. Halos 2 linggo na lang bago ang May 9 elections. Kaya naman kabi-kabila na rin ang naglalabas ang presidential survey. Pero lahat ng survey na ito, si dating Senador Bongbong Marcos ang laging nangunguna habang malaki naman ang agwat nito sa kapwa-kandidato na si Vice President Lenny Robredo. Kaya naman ang ilang kababayan natin sinabi na nakakapagduda kapag hindi si Marcos ang nanalo. Siguro mangyayari po yun pag talagang may lokohan na nagaganap. Pero kung sino talaga ang choices ng tao, yun talaga ang panghawakan natin, di ba? Kagaya ko, BBM ako, sino ang panghawakan ko? Sa pinakahuling Lilo pre-election survey, si Marcos ang nakakuha ng 64% rating. Mas mataas ito ng 3% kumpara noong Marso. Habang ang katunggali naman na si Robredo, bagamat nasa ikalawang pwesto, nasa 21% lang ang nakuha sa survey. Ang agwat ng dalawa, nasa 43%. Paniwala ng ilang kababayan natin, hindi na mababago ang takbo ng presidential survey. Ako ang basa ko, hindi malalaglag eh. Hindi magbabago survey. Huwag na siya umattend doon sa panel interview. Baka sumablay pa siya ron, maging butas sa akin. Hindi eh. Kung ano yung performance, lalo yung sa tatay eh. Mga matatanda na kasi, senior ako, kaya alam ko yung nagawa nung ama eh. Yung survey, hindi ako masyado dyan. Hindi na siguro. Layo eh. Although may mga lumalabas nga na, kung daw, mataas si Lenny kay Bongbong, may lumalabas. I don't think so kung ano yung survey na yun. Hati naman ang opinyon ng iba sa tanong kung apektado ba sila ng mga survey na ito. Ang iba, aminado na naiimpluensyahan ng mga survey ang pagpili nila ng kandidato. Pero may iba naman ang hindi daw. Oh sir, kasi ano rin kami, supporta rin kami ni BBM. Somehow, naniniwala, yes. Si BBM nangunguna? Depende sa strategy nila eh. Pero I think mahihirapan yung oo. Kasi karamihan talaga BBM naririnig ko din. Ay, hindi naman po. Depende sa decision po ng tao yun eh. Hindi naman po dapat i-influensyahan po ng iba. Kasi decision po yan sa sarili ko. Madeline Villar Moratilio para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, sinuspin din naman ng Facebook o Meta ang account ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng programang Saganang Mamamayan, itinuring ni Rodriguez na pagtatakip sa freedom of expression ang ginawa ng Facebook. Si Vin Pascua, nagbabalik. Malinaw na pangingialam sa politika sa bansa. Ito ang nakikita ni Attorney Vic Rodriguez bunsod ng suspensyon ng kanyang Facebook account. Naganap ito ilang araw na lamang bago ang 2022 election sa panayam ng Saganang Mamamayan sa tagapagsalita ni dating senador at presidential candidate Bongbong Marcos. Sinabi niyang dito pa lamang ay nakikita na may kinikilingan ang social media website.
Katunayan, marami sa mga supporters ni BBM ay na-takedown na rin ang mga personal account at group page. Well, it was suspended and there is no other way to call it. It might FB and Meta suspended my Facebook account or my Facebook official page only because I am for Bongbong Marcos. Anya, wala siyang ginawang paglabag sa pagpo-post ng anuman sa kanyang account, ni ang lumabag sa umiiral na community standards nito. Naniniwala si Attorney Rodriguez na ginawa ito ng Facebook dahil sa kanyang pagiging tagapagsalita ng kampo ni Marcos. Well, we cannot post anything dyan. Mm-hmm. And meron silang pahayag na yung account ko nga raw, I have to do some steps. And otherwise, in 30 days, if I will not abide by kung ano man ang procedure nila, they will take it down. Again, they suspended or blocked my account only because I am for Bongbong Marcos. Pero wala akong magbabago ron. I am for Bongbong Marcos. A community standard. Sila-sila lang nakakaalam kung ano yung community yes. standard. But kitang-kita naman eh, basta Bongbong Marcos ka, you are already violating their standard na dapat edilawan ka. Kaya alam ho ninyo, itong bagay na ginawa ng Facebook, hindi lamang sa akin at sa maraming iba pa, ang dapat ho talagang umalma rito, yung mga kaibigan natin, kayo, yung tinatawag natin na sa Fourth Estate, yung media. Sapagkat ito ay clear suppression of our freedom. Freedom of expression, freedom to freely air our opinion, our grievance. Pwede nga rin ang grievance sa Facebook page mong sarili, hindi ba? At yan ay talagang sinisikil at pinapatay nitong mga Facebook Meta at fact-checkers. Itinuturing niya ito na pagtakip sa freedom of expression. I challenge anyone, including you, Jen, to go over all the postings that I have made in my official FB page. And if you can find one, just one word, that would violate the quote-unquote community standards of Facebook, whatever that means. Mm-mm. And then I will take it down myself. Ano ang binaviolate namin doon? That is my own page. I have the freedom to freely express and post my opinion without offending anyone. And I have not offended anyone. Vin Pascua, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At kaugnay ng balitang yan, namalma din ang ilang opisyal at tanggapan ng pamahalaan dahil inalis din ang kanilang mga posts sa social media. Anila, sinisikil partikular ng Facebook ang malayang pagpapahayag at right to information. Si Mayan Corbera sa detalye. Nagreklamo ang maraming ahensya at opisyal ng gobyerno sa pagkaka-takedown ng kanilang post sa social media giant na Facebook. Reklamo ng PDP laban na partido ni Pangulong Duterte. Marami sa kanilang post ang na-takedown. Kabilang na dito ang highlights ng mga programa ng Duterte administration kasama na ang kampanya ng Pangulo sa kanilang mga kandidato. Sa isang statement, sinabi ni PDP Laban President Alfonso Cusi, direkta itong pag-atake sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Sinisikilan ng Facebook ang kalayaan para sa malayang pagpapahayag at right to information. Si Senator Francis Tolentino nabawasan naman raw ang kanyang mga followers samantalang wala naman siyang masamang ipinopost na sa tingin niya ay labag sa community standards. Napupuno ko rin, nababawasan naman ako ng followers. Kasi marami ng itong campaign period nababawasan ng incrementally na marami-rami rin. So siguro gina-block din sila. May nauna na ring reklamo si National Security Advisor Hermogenes Esperon matapos harangin ang kanyang post sa alegasyong na-infiltrate na umano ng komunista ang Kongreso. Why should our freedom of expression and information, freedom to inform, which is a necessity, why should that be curtailed? So, yun ang ng ating bansa ngayon. Lalo na kung ang fact-checker is not a company that is registered in the Philippines. May demanda yan na na-convict siya for libel. Pinakabagong biktima si Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni dating Senator Bongbong Marcos. Kinundi na ng National Press Club ang hakbang at iginiit na ito'y pagsikil sa freedom of information and expression. Releases, This is dangerous and truly alarming. Increasingly, Facebook on the proudings of its fact-checkers and other state enemies such as the communists is demonstrating its capacity to resort to the neo-fascist method of wholesale censorship and of an entire country at that, unmindful that it is already trampling
on the laws and the sovereignty of our republic. Nanawagan ng NPC sa gobyerno na disiplinahin ang Facebook dahil sa pagsikil sa kalayaan ng mga Pilipino. Nanawagan rin sila sa lahat ng media entity na kondinahin ang Facebook at manindigan para sa demokrasya. Huwag po nating payagan mga dayuhan ang magdikta ng nilalaman ng ating mga isipan. Pasismo po yan, hindi po yan demokrasya. Kinundin na rin ni Senator Francis Tolentino ang hakbang na ani ay pag-atake sa freedom of expression. Ito po ay sampal, ito po ay isang uri ng pagyurak sa malayang pamamahayag. Pinagpapaliwanag na ng Senate Committee on Information ang Facebook sa kanyang sulat kay John Rubio, Director ng Facebook sa Pilipinas. Sinabi ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na dapat ipaliwanag ng Facebook ano ang batayan sa pagtatanggal ng malhitimong mensahe at programa ng pamahalaan. Kinikilalaan ni ng gobyerno ang hakbang ng Facebook laban sa disinformation, bullying, karahasan at terorismo, pero mali na i-take down ang post na wala namang paglabag sa kanilang inilatag na community standards. Sa tingin ni Revilla, umabuso ang Facebook at hindi ito dapat nakikialam sa issue ng partisan politics sa Pilipinas. Wala pang pahayag ang Facebook hinggil dito. Bumabalangkas na ang ilang senador ng panukalang batas para i-regulate ang social media. Ito'y para matiyak na napoprotektahan ang kalayaan at karapatan ng bawat Pilipino para sa demokrasya. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Iba't ibang numero ang inilalabas ng mga otoridad. Iba rin ang sa mga organizer ng mga campaign rallies. Pero papaano nga ba bilangin ang mga taong dumadalo sa kampanya at malakihang pagtitipon? Ang detalye sa report ni Maylin Mariano Rivera. Madalas na ngayon ang mga grand campaign rallies ng mga kandidato. At karaniwan ang mga dinadaluhan sa ngayon ang mga vote-rich cities o provinces. Nitong weekend, sa Metro Manila, nagsagawa ng campaign rallies ang ilang kandidato. Pero may ilang hindi tama ang crowd estimate na ibinigay lalo na sa mga nagko-cover na journalist. Ito ay dahil iba-iba ang pagtaya ng mga otoridad at mga organizer. May paliwanag naman ang PNP hinggil rito. Normally po, pag may mga ganyan pong events, hindi lang po dito sa ating panahon ng eleksyon, pag may mga malalaking ika nga po pagtitipon, ay naaatasan nga po ang PNP para nga po makipag-coordinate doon sa organizer. And normally, tinatanong po natin dyan na napapag-usapan kung ilan po ba yung minimum at maximum capacity ng isang lugar. At kung susukatin po natin na yung isang one square meter po ay mano-mano, ay titignan mo po doon, ma'am, ang magkakasya po talaga doon is yung maluwag is minimum ng dalawang tao. Ngayon kung talagang siksikan po talaga siguro doon, ma'am, ang sa isang one square meter po ay po pwede po talagang maglaman ng at least maximum po ng apat na tao na siksikan na po sila. Ngayon kung yung crowd nga po na sinasabi natin, ma'am, ay aabot na let's say ng one hectare yung lugar that is equivalent to 10,000 square meters, imumultiply din po natin yan, ma'am, sa apat na katao na maximum. So more or less, ma'am, yung 10,000 square meters po, base po sa aming estimate, ito pwede po maglaman ng at least 40,000. Ngayon, sa pag-estimate po ng crowd, ma'am, tinitignan din po kasi, ma'am, ng PNP dyan, hindi lamang po yung mga tao, tinitignan din natin dyan, ma'am, yung mga ilalagay po na stage, yung mga sound system po, yung mga barricades. So yun po, ma'am, ibabawas po natin yun sa estimation. And some of them are bringing mga upuan, may mga umbrella, syempre po, magkakatamaan po yun. So medyo luluwag po. So ganun po, ma'am, tinitignan ng PNP pag nag-estimate po tayo. Bagaman may mga mapa na makakapag-estimate ng dami ng taong dumalo sa rally, kinakailangan pa rin ng science-based sa tamang pagtaya ng dami ng tao sa ground, gaya halimbawa ng crowd o mga tao sa ilalim ng puno, yung mga nasa bleacher o mismong sa bangketa na ilang hakbang sa main venue ng pagtitipon. Kaya sa panig ng PNP, papaano nila pinagbabatayan ang bilang o dami ng mga taong dumalo sa mga campaign rally? Meron pong mga drone na shots po ang PNP dahil again, ma'am, ginagamit po natin itong mga drone not only to estimate the number of
crowd, but particularly ma'am for security coverage para makita po natin kung may mga nangyayaring untoward incident in a particular area sa isang event. So may mga pinapalipad po tayong drone dyan that is separate and independent po dun sa mga drone shots po na ginagamit po ng mga organizers. Bukas, ihahatid naman namin sa inyo kung ilan ang mga taong dapat na malulan sa iba't ibang venue. Maylin Mariano Rivera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At magsisimula na po bukas ang absentee voting sa bansa. At ayon sa Commission on Elections o COMELEC, tatagal ito hanggang Biyernes, Abril 29. Kasama sa mga maagang boboto, mga sundalo, pulis, kawani ng pamalaan at mga miyembro ng media. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Aarangkada na simula bukas ang local absentee voting kaugnay ng May 9 elections. Ang mga bumoboto sa ilalim ng absentee voting ay iyong mga naka-duty o magsisilbi sa araw ng halalan. Kabilang narito ang mga guro, sundalo, pulis at iba pang ahensya ng pamahalaan, maging mga kagawad ng media. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, para sa LAV, may 93,698 ang nag-apply, pero 84,357 lang sa kanila ang naaprubahan. Ang local absentee voting ay mula Abril 27 hanggang 29. Paalala ng COMELEC, ang pinuno ng mga tanggapan ng gobyerno nagkabilang sa absentee voting ang siyang mamamahagi ng balota sa mga absentee voters. Sila rin ang kokolekta ng envelope kung saan nakalagay ang accomplished ballots. Para naman sa mga kagawad ng media, sila'y boboto sa tanggapan ng COMELEC National Capital Region. Para sa local absentee voting, manual ang proseso ng pagboto hanggang sa bilangan. Ayon kay Garcia, ang bilangan at canvassing ng mga boto mula sa LAV gagawin sa Mayo 9 sa tanggapan ng Bureau of Treasury sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Tinayak naman ng COMELEC na padadalhan nila ng notification ang lahat ng kandidato para makapagpadala rin sila ng watchers sa panahon ng canvassing. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Naniniwala si dating PNP Chief at Senatorial Bet Guillermo Elizar na ang taong bayan ng kawawa sa umano'y panibagong banta ng EDSA People Power. Ginawa ni Elizar ang payag matapos palatangin ng kampo ni Vice President Lenny Robredo ang usapin ng kaguluhan sakaling hindi ito manalo sa presidential election. Kumbinsido ang dating PNP Chief na irerespeto ng mga national candidates anuman ang maging resulta sa halalan sa panigdaman ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Tiniyak ni Elizar na hindi makikibahagi at susuporta sa anumang kaguluhan. Anya sa ngayon, dumaraan ang bansa sa seryosong pagsubok dahil sa pandemya. Ang dapat umanong atupagin ay kung paano makakapagbigay ng trabaho para may makain ang bawat pamilyang Pilipino. Abangan, panibagong 7,800 metrikong toneladang smuggled na sibuyas na bunyag sa kamera at mga petisyon laban sa Anti-Terrorism Act tuloy ang binasura na ng Korte Suprema. Yan at iba pang mga balita pagbabalik na Mata ng Agila. This
natin? Pinakancel ko, Mr. Bawal. Di pala ako pwede. Nakakainis kapag hindi natuloy yung plano, di ba? Pero mas nakakainis kapag may pumipigil sa eleksyon. Kasi bawal yon. Ayon sa Omnibus Election Code, ang sino man na gumawa ng kahit anong bagay na maaaring makadelay ng schedule ng eleksyon ay isang election offense. Pwede na pala ako! Tara! Tuloy na natin yung outing! Pero bakit ganyan ang suot mo? Di ba sa Baguio tayo? Anong Baguio? Beach pupuntahan natin! Ako si Mr. Bawal. Nagpapaalala sa inyo na ang pagpapatigil sa araw ng eleksyon, huy! Bawal yan! A public service message of NET25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. This portion is brought to you. Balik po tayo sa mga balita. Halos 8,000 metriko toneladang smug na sibuyas, panibagong nabunyag sa kamera. Eden Santos sa detalye. Nabuking sa pagdinig ng House of Representatives ang smuggling ng toneladang sibuyas na may expired na sanitary and phytosanitary import clearance o SPSIC. Okay. Ito ay matapos na questionin ni magsasaka Party List Representative Argel Kabatbat ang Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ukol sa 7,800 metriko tonelada ng imported agricultural products kabilang ang sibuyas kahit walang karampatang papel at clearance. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means na pinamumunuan niya by Representative Joey Salceda, inamin ni Jesus Ascuch ng Bureau of Plant Industry, National Plant Quarantine Services Division na may pinayagan silang makapasok na agri-products kahit expired na ang SPSIC nito. Aminado naman si BPI Director George Culasse na ang kanilang inisyong SPSIC ay may validity lamang na hanggang December 31, 2021. Anya, wala na rin dapat pumasok na imported na sibuyas ng January at February dahil panahon na ito ng anihan ng lokal na sibuyas. Wala namang pinagtatalunan sa facts, no? Malinaw na hinolding nyo yung importation kasi sinasabi ninyo hindi siya frozen kundi chilled. Tama po. Tapos sinasabi nyo rin na hindi kayo sangayon sa naging desisyon ni Director Culasse. Kasi nga po, yun yung pinaninindigan ninyo. I tried to talk to Ms. Ocampo and explain to her the violations that they committed. They were allowed to import frozen assorted vegetables only and not chilled fresh vegetables. I have instructed the office to check the temperature setting of the container with the inward foreign manifest of the vessel and showed that the temperature setting was only -1. As reported by the plant quarantine inspector, that it is a -1, there is no basis. Where did the plant quarantine inspector was able to get that data, that -1? Ikinagulat ni Kabatbat ang pumasok na toneladang sibuyas na isang malinaw na paglabag na katumbas ng economic sabotage. Tila kalakaran ng araw sa loob ng mga tanggapan ng Department of Agriculture ang mga maling gawain gaya ng extortion. Kaya tinawag ni Albay Representative Joey Salceda ang DA na mother of all agri-smuggling dahil sa walang habas na pagpapalusot ng mga import na kahit kulang-kulang ang mga dokumento. Inaasahan ni Kabatbat ang agarang imbestigasyon sa issue. Mr. Chair, I will reserve all my further questions siguro sa susunod na hearing.
I want to internalize and analyze all of the answers I got today. Eden Santos, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, mga petisyon kontra anti-terror law hindi pinalusot ng Korte Suprema. Moira Encina sa detalye. Tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa Anti-Terrorism Act. Sa deliberasyon ng Supreme Court Anbang nitong Martes, pinal na ibinasura ng magistrado ang apela laban sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapatibay sa constitutionality ng ATA. Hindi pinagbigyan ang mga inihaing motions for consideration ng mga petitioners dahil sa kawalan ng substantial issues at arguments. Nanindigan ang mga justices sa mga boto nila sa ruling noong December 7, 2021 na isinulat ni Retired Justice at ngayon Philippine Judicial Academy Chancellor Rosemary Canandang. Sa apela ng mga petitioners, hiniling ng mga ito sa SC na rebyuhin at i-reconsidera ang ruling na pumapabor sa ATA. Partikular sa nais nila na muling pag-aralan ng mga magistrado ay ang Section 29 ng batas o ang warrantless arrest sa mga suspected terrorist. Sa desisyon ng SC, tanging dalawang probisyon ng ATA ang idineklang rabag sa saliging batas. Iginit mga petitioners na marami pang bahagi ng batas ang labag sa konstitusyon. Niniwala ang mga petitioners na hindi na kailangan ng ATA para hulihin at sugpuin ang mga terorista at magagamit lamang ito para patahimikin at tugisin ang mga kritiko ng gobyerno. Moira Encina, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Mga iconic properties sa Maynila hindi raw dapat ibenta ayon sa isang mayoralty candidate. Kung bakit, alamin sa report ni Madeline Villar Moratillo. Hindi umano dapat isama sa ibinibentang asset ang mga iconic na lugar sa Maynila, kagaya na lang ng controversial na Divisoria Public Market. Giit ni Manila mayoralty candidate Amado Bagaching na kakapanghinayang dahil ang Divisoria ay may tuturing na isang landmark sa Pilipinas. Bilang isang dating mambabatas, ayon kay Bagaching, kung titignan, maraming butas sa nasabing bentahan ng Divisoria Public Market kung saan hindi man lang nakonsulta ang mga stall owners doon. Bukod rito, naniniwala rin siya na lugi ang lokal na pamahalaan sa naging bentahan. May 4 na bilyon piso ang pumasok o papasok sa kaban ng Maynila. Saan galing yan? Ayon sa DBM, galing sa benta ng mga assets ng lungsod ng Maynila. Ang tanong ko, ano-ano ba ang binenta ng mga assets ng Maynila? Karapatan po natin bilang Manilenyo malaman ano-ano ba ito? Nagtataka umano si Bagaching kung bakit kailangan pang ibenta ang nasabing property gayong batay sa nakuha niyang dokumento mula sa Department of Budget and Management, may pumasok na 44 na bilyong piso sa kaba ng lungsod. Ang halaga na ito, sobra-sobra pa anya para ipang-ayuda sa mga Manilenyo sa buong panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Kailan tayo titigil magbenta? Ang dami-dami mo ng pera, benta ka pa ng benta. Paano naman yung bukas, yung sa mga apo natin, tapos magbebenta ka, kasagsagan ng pandemya, kung kailan lahat baksak ang presyo. Kaugnay nito, hinamon na rin niya ang lokal na pamahalaan ng Maynila na isa publiko kung ano ang iba pang property ng lungsod na ibinenta para umabot sa 44 na bilyong piso ang pumasok na pera sa kaba ng bayan ng Maynila dahil sa pagbebenta umano ng mga asset. Madeline Villar Moratillo, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, Philippine National Police pinasalamatan ni Pangulong Duterte sa papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng law and order sa panahon ng kanyang administrasyon kasama ang pagbabantay sa halalan sa bansa. Vic Sumintak sa detalye. Sa nalalabing 2 buwan sa pwesto ay ipinabot na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pasasalamat sa Philippine National Police o PNP. Ayon sa Pangulo, PNP ang nagsilbing forefront sa paglaban ng kanyang administrasyon hindi lamang kontra ilegal na droga kundi pati sa laban sa kriminalidad at terorismo sa nakalipas na mahigit 5 taon at ang pagbabantay sa kaayusan at kapayapaan sa pagdaraos ng halalan sa bansa sa Mayo.
Sinabi ng Pangulo, bagamat hindi tuluyang nawala ang mga tinaguriang lawless forces, may pagmamalaki ang pagbaba ng kriminalidad sa bansa sa pamagitan ng PNP sa ilalim ng kanyang administrasyon. Inihayag ng Pangulo na sulit ang pagdaragdag sa sweldo ng mga polis para tumaas ang kanilang moral sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Niliwanag ng Pangulo na ibinigay lamang niya ang karampatang pagkilala sa sakripisyo ng mga polis lalo na sa panahon ng paglaban sa mga elementong kriminal, terorismo, pagtulong sa panahon ng kalamidad at pandemya ng COVID-19. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, mga netizens binigyan ng mataas na rating o grado ang war on illegal drugs ni Pangulong Duterte. Iden Santos sa detalye. Pasado sa mga netizen ang performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang War on Drugs campaign. Sa ratings na 1 to 10, kung saan 10 ang pinakamataas ay nakakuha si Pangulong Duterte ng hindi bababa sa 8. Para sa mga netizen na nakausap ng NET25 News, simula nang ipatupad ang kampanya kontra illegal na droga, ay maraming mga nahuling drug pushers, nabawasan ng mga adik, na dismantle ng mga shabulab, nakumpiskang mga ilegal na droga at mas ligtas na umanong lumabas kahit anong oras kumpara sa mga nakalipas na administrasyon. Ano ang bibigay mong rating sa Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs? 10 po. Hindi na masyadong may droga ngayon, di ba? Tsaka yung mga magnanakaw, di ba? Dati pag nagsusot tayo ng mga alahas, hindi tayo makakasuot. Pero ngayon makakasuot na tayo. 10. Bakit? Na sugbo na lang konti ang yung droga. 8! Bakit? Medyo nagsugbo niya eh. Hindi na ganun kalala. Puwa ba ang mga drugs ngayon? 9. Bakit? Okay naman yung performance, ma'am. Maganda naman yung niya, yung ginagawa ni Presidente. 8 siguro. Bakit? Okay naman. Marami siya na marami rin naman siyang nawala din naman yung drugs. 9 po. Nabawasan yung mga adik. Nabawasan, kumunti. Sana yung uupo, ganun din. Maging ang mga senatorial candidates ng PDP laban na partido ni Pangulong Duterte ay mataas ang ibinigay na grado sa war on drugs. Itong ginawa niya is a seed that has been planted. At lahat tayo na citizen ng ating bansa, sana nakita natin gaano kahalaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. At yung 10 na rating niya, dapat 10 ang rating ng bawat mamamayang Pilipino sa pagsupil at paglaban sa droga. And it should be 9. Kasi if you notice, malaki na ang pinagbago ng sitwasyon ng drug operation sa bansa. Marami nang na-dismantle na pabrika ng drugs. Diyan lang sa munting lupa na wala na yun. Ang rating na may bibigay po sa ating Pangulo ay 9.5. Walang perfectong tao. Walang aminado naman dito ang ating Pangulo na bababa siya na meron pa rin at somehow na mag-a-attempt. Mag-a-attempt at ibabalik itong ganitong challenge ng ating period, ng ating era pagdating po sa ating laban sa droga, war on drugs. Una rito, natanong rin ang ilang presidential sa 2022 election kung ipagpapatuloy ba nila ang war on drugs ni Duterte. Nagkakaisa sina Vice President Lenny Robredo, Senator Sping Lacson at Manny Pacquiao, gayon din si Mayor Isko Moreno na itutuloy ang kampanya kontra illegal na droga, subalit sa ibang paraan. Dahil dito, naniniwala si panelo na wala dapat na ihingi ng apology si Duterte kaugnay ng mga namatay sa war on drugs. Definitely not. Unang-una, gaya nga ng palagi niyang pinapaliwanag, ang problema dyan sa mga human rights groups, nililista nila yung mga napatay. Nung wala naman nakalagay doon, paano na namatay? Ang record ng police,
pulisyon na 5,000 lang humigit kumulang ang napatay in connection with police operations. Okay. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, Pilipinas nakatanggap naman ang Seal of Good Housekeeping mula sa Multilateral Development Bank sa mundo para sa paggasto sa COVID-19 vaccine. Si Vic sumintak sa detalye. Binigyan ng Seal of Good Housekeeping ng mga pangunahing multilateral development banks ng mundo ang Pilipinas sa usapin ng pagbili ng bansa ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na nangangahulugan ito na tama ang paggugol na ginawa ng pamahalaan para sa pagbili ng mga bakuna na naglalayong tugunan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Dominguez, ang World Bank Group, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank ay pare-parehong nagbigay ng financing arrangement at budgetary support sa COVID-19 vaccination program ng Pilipinas sa panahong bagsak ang koleksyon o kita ng bansa dahil sa ipinatutupad na lockdown o community quarantine. Inihayag ni Dominguez sa World Bank Group pa lamang 22 loan agreements o pautang ang nilagdaan nito sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $7.53 billion, kung saan 15 sa mga kasunduang ito na nagkakahalaga ng $6.15 billion ay ginamit sa COVID-19 response program ng pamahalaan. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Abangan, pinangangambang COVID-19 surge sa Mayo maaari pang pigilan ayon sa vaccine expert. 136 milyong pisong halaga naman ng shabu na kumpiska sa Bor, Cavite. Abangan, pag...
At sa atin pa rin po mga balita, inimbisigan na ngayon ng Department of Health ang ulat na may ospital sa National Capital Region o NCR ang nagturok na ho ng pangalawang booster dose ng COVID-19 vaccine sa kanilang mga healthcare workers at ilang senior citizen na hindi immunocompromised. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na nagpaliwanag naman ang nasabing ospital at sinabing nagkamali lamang sila sa interpretasyon sa guidelines o panuntunan patungkol sa vaccination. Batay kasi sa inamyandahang Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration o FDA, nakasaad na kasama sa pwedeng turukan ng second booster ang mga senior citizen, frontline healthcare workers at mga immunocompromised. Pero ang Health Technology Assessment Council o HTAC naman, ang nakukumpleto pa lamang ay ang rekomendasyon para sa mga immunocompromised. Ang para sa senior citizen at healthcare workers naman, patuloy pa rin po itong dumadaan sa pag-aaral ng HTAC. Sa ngayon, nakipag-ugnay na ang DOH at National Vaccination Operations Center sa mga healthcare facilities, vaccination sites para maiwasan ang kaparehong insidente. Patuloy namang hinihikayat ng kagawaran ang mga pwede na magpabakuna na magpaturok na ng primary vaccines ng COVID-19 o di kaya magpabakuna na ng unang booster dose. Lahat ng ito, napatunayan naman na ligtas at epektibo. Nangangamba naman ang isang molecular biologist na maging sanhi ng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang tatlo pang sub-variants ng Omicron, sinabi ni Filipino-American molecular biologist Nicanor Austriaco na dapat maging maagap upang hindi makapasok sa bansa ang mga sub-variants. Kabilang dito ang BA.4, BA.5, BA.2 at 12.1 na mas mabilis umanong makahawa kumpara sa BA.2 na nasa Pilipinas na. Ipinaliwanag ni Austriaco na alinman sa mga sub-variants ay maaaring mag-trigger ng panibagong surge. Bagamat very mild lamang anya, ang mga sub-variants na ito ay mahalaga pa rin hindi magkasakit ang mga mamamayan. Ito rin anyang dahilan kaya mahalaga ang booster shots upang may panlaban ang katawan sa virus. Iginit naman ang Department of Health na wala pang dapat ipag-alala sapagkat hindi pa nakakapasok ang BA.4 at BA.5 sa ating bansa. Maaari namang pigilan ang unang forecast ni Health Secretary Francisco Duque III na tataas ang kaso ng COVID-19 sa Mayo. Inilatag ni vaccine expert at panel chairperson Dr. Nina Gloriani ang mga pamamaraan para hindi matulad ang Pilipinas sa nangyayaring COVID-19 surge sa Estados Unidos, South Africa at maging sa Europa. Sa panayam ng programang ano sa palagay niyo kay Dr. Gloriani, sinabi nito na dapat ibalik ang dating mahigpit na health protocols upang maiwasang magka-virus. Of course, sama-sama yan. We have to maintain a high level of immunization coverage. Malino na nakakatulong yan. Yung ating border control at yung ating public health measures. So importante lahat yan kasama dito. No, babantayan natin na hindi makapasok yung wala sa atin ngayon. Ano yan? Yung mga bayan na iba ng Omicron, yung mga anak at sibling ng Omicron na nasa ibang countries na. Sinabi pa ni Dr. Gloriani na numero unong proteksyon ngayon ang bakuna upang hindi magaya sa ibang bansa na may biglang pagtaas ng kaso ng coronavirus disease. Ang paalala ay ginawa ng eksperto ngayong ginugunita ang World Immunization Week. Samantala, sinabi pa ni Dr. Gloriani na hindi lamang COVID-19 vaccines ang dapat iturok kundi anti-tetanus, flu vax at Hepa B sa mga nakatatanda o elderly. Habang sa mga kabataang babae ay HPV o human papilloma virus vaccines bilang proteksyon. Nagbigay na ng first full approval ang U.S. drug regulator sa paggamit ng remdesivir bilang gamot sa mga batang tinamaan ng COVID-19. Ito ay makaraang palawigin ng ahensya ang Emergency Use Authorization para sa gamot upang saklawin na rin ang mga batang edad 12 anyos pababa na ang timbang ay nasa 3.5 kilograms. Ayon sa Food and Drug Administration, ito ang unang gamot laban sa COVID-19 para sa mga bata na nakakuha na ng approval. Sakop nito mga batang nasa paggamutan o may mga mild to moderate disease at mga high risk sa severe COVID-19. Nagpapatuloy pa ang pagtuklas ng iba't ibang laboratorio para sa gamot laban sa COVID-19.
Halos isang buwan nang walang COVID-19 ang mga detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sinabi ng BJMP na wala itong naitala na kahit isang kaso ng COVID-19 sa mga tauhan at mga preso nito. Ang huling kaso ng COVID-19 na naipose ng Bureau ay noong March 27. Ayon kay BJMP Director Alan Iral, inatasan niya ang mga opisyal ng BJMP, gayon din ang mga city at municipal jails na ipagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng COVID-19 protocols upang matiyak ang kalusugan ng mga bilanggo. May kabuang 112,044 na preso sa ilalim ng pangangasiwa ng BJMP ang fully vaccinated, habang 9,852 ang naghihintay para sa kanilang pangalawang dose. Hindi bababa sa 4,000 preso ang nananatiling hindi pa nabakunahan. Sa iba pang balita, suspect sa naganap na bus bombing sa parang lalawigan ng Maguindanao, tukoy na ng pambansang pulisya si Odessa Cruz sa detalye. Inilabas ng PNP ang cartographic sketch nang itinuturing na person of interest sa nangyaring pagsabog sa rural tours bus sa bayan ng Parang Maguindanao na ikinasugat ng 6 katao. Ayon sa Police Regional Office BARM, ang sketch ay batay sa testimonya ng mga pasahero na tumugma naman sa CCTV footage na kuha mismo sa loob ng bus. Ang suspect ay nakasuot ng gray na sombrero, black jacket, naka-backpack, payatang pangangatawan at tinatayang nag-eedad ng 40 to 45 years old. Kabilang ang suspect sa 23 pasahero na bumaba ng bus bago ang nangyaring pagsabog. Ayon kay PNP BARM Regional Director Brigadier General Arthur Cabalona, tinitingnan ang anggulong rivalry sa pagitan ng Rural Tours Bus Company at ng mga van operators dahil wala namang naitalang extortion demands batay sa investigasyon ng binuong Special Investigation Task Group para sa insidente. Sinabi ng Army's 6th Infantry Division na umakyat na sa 6 ang nasugatan sa nangyaring pag-atake. Nasa maayos na silang kalagayan ngayon at nagpapagaling sa ospital. Bukod sa sumabog na bomba, isang improvised explosive device o IED din ang natagpuan sa iba pang bahagi ng bus at matagumpay na natisrap ng responding EOD team ayon sa PNP BARM. Kinundi na naman ng Ministry of Transportation and Communication BARM ang pambobomba at sinabing isinagawa ang pag-atake habang nagsisimula na ang rehiyon na anihin ang bunga ng kapayapaan dulot ng peace process. Isinulong ng MOTC ang pagbubukas ng rutang Cotabato-Pagadian para sa rural tours upang mapabilis ang paggalaw ng produkto mula sa BARM patungo sa iba pang bahagi ng Mindanao. Samantala, magbibigay ng pabuyang 50,000 pesos si Parang Mayor Kahar Ibay sa makapagbibigay ng impormasyon ukol sa suspek para sa agarang pagdakip nito. Mula sa Maguindanao, Odessa Cruz, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Higit naman sa 100,000,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PDEA at ng PNP Drug Enforcement Group sa isinagawang bypass operation sa Bacoor City, Cavite. Arestado sa operasyon ang 3 suspect na itinuturing na high-value target. Detalye mula kay Mar Gabriel. Timbog sa bypass operation ang pinagsanib na pwersa ng PDEA at ng PNP Drug Enforcement Group. Ang 3 drug suspect na ito sa bypass operation sa Barangay Mambug 4 sa Bacoor City, Cavite. Kasamang inaresto ang magkapatid na sina Isaac Gabriel Ambulo at Roman Josias Ambulo at ang pinsan nila na si Abdurrahim Ambulo na pawang mga high-value target. Nakumpiska sa kanila ang 20 kilo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 136,000 piso. Nabawi rin sa kanila ang ginamit na bypass money, cellphone at ang kotse na ginamit sa pakikipagtransaksyon. Binati at pinasalamatan naman ni PNP Chief Police General Junardo Carlos ang mga pulis at PDEA agent na nasa likod ng matagumpay na operasyon. Nangako rin ang opisyal na lalo pa nilang paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga kahit papatapos na ang termino ng Administrasyong Duterte. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, hinato naman ang tubo ang magpinsan na dayo lamang sa Tondo, Maynila. Ang dahilan ng pamamalo, nahuli umano ang 2 biktima na gumagamit ng shabu. Erlo Bringa sa detalye.
Makikita sa kuha ng CCTV na yan sa barangay 232 sa Tondo, Manila kaninang madaling araw. Ang dalawang lalaki na ito na mistulang lumalapit sa mga nakatambay. May bitbit na tubong lalaki na nakasandong puti habang ang isa naman na agad na sumugot sa isa sa mga nakatambay at nanuntok. Maya-maya pa sumugot at nag-ala Ninja Turtle naman ang lalaking nakasando at hinataw ng mahabang tubong isa sa mga tambay. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang bumagsak ang hinataw ng nakasandong puti. Pinagahampas din ang ilan pa sa mga nakatambay. Ang may hawak ng tubo ay kilalang si Kenneth Karagdag na isang criminology graduate. Ang dalawang biktima na sinugot ng dalawang suspect ay magpinsan na sina Jervy at Eric Isip, mga dumayo lamang sa lugar. Kita pa sa video na si Kenneth ay inawat na ng kanyang kasama at umalis sa lugar. Ayon sa mga barangay officials, bisita ng ama ng nanghataw na si Kenneth ang dalawang biktima. Nagalit umano si Kenneth at pinalabas ang mga ito sa bahay dahil bumabatak ng shabu. Nag-aaway mag-ama dito. Yung tumalo at saka yung tatay niya. Yung dalawa na yun, nasa loob ng bahay ng tatay niya. Pinalalabas niya ngayon yung dalawa na yun sa bahay nila. Eh, siguro, gumagamit, mag-ganon. Gumagamit sa bahay. Oo, mag-ganon. Kaya nagagalit yung anak. Kakalaya lang daw ng tatay ni Kenneth dahil sa kaso ng ilegal na droga. Ang asawa ng isa sa mga biktima na si Eric, napapunta pa sa lugar at ayon sa kanya, dati na ding nakulong ang kanyang mister na si Eric dahil sa kaso din ng ilegal na droga. Putok yung ano niya, yung dito sa kamay, sa braso, putok. Kasi yun ata yung pinansalag niya. Tapos alas 10, tinatawagan ko sila, pinauuwi ko na kasi alam ko may trabaho siya. Tapos yung sawa ko babiyahe pa yung maga. Tapos nagulat ako, yun na lang, ganito. Ang dalawang biktima na isugod naman sa ospital at kasalukuyan ng nagpapagaling. Kwento pa ng mga barangay officials, ang kasama ni Kenneth na nanuntok sa video ay hindi anya nila kilala at hindi pamilya sa lugar. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa kinaroroonan ng mga suspect. Erbingas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, tatlong drug suspect naman ang naaresto ng Pasay City Police sa ikinasang bypass operation sa naturang lungsod. Aabot naman sa 15,000 piso at isang baril ang nakuha sa mga suspect. Nagbabalik si Erlo Bringas. Talamak daw ang paggamit ng shabu ng mga drug suspect na ito na naaresto ng mga polis sa ikinasa nilang drug bypass operation sa Aurora Boulevard sa Pasay City kagabi. Kinasa ng mga pulis ang operasyon matapos ang kanilang pagmamanman sa mga suspect ng ilang linggo. Nang ito ay magpositibo, agad nila itong naaresto. Nakilala mga suspect na sina Michael Borinaga, Cholo Miranda at Christian Gaseta. Si Gaseta ay isa sa mga nahulihan ng baril pero itinanggi niyang siya ang nagmamayari ng nasabing baril. Hindi ko rin akala na mahuli rin ako eh. Sabi niya kasi babaykan niya rin nung araw na yun. Hindi man sa akin, bibigyan niya akong pera na siya. Aminado naman ang mga suspect, lalo na si Borinaga at Miranda, na sila'y gumagamit din ng shabu. Ang kailan pa kami gumagamit? Matagal na rin po. Ha? Matagal na rin po, kaso bira lang ho. Gaano po yung matagal na yun? Taon? Taon na rin, ano? Taon na rin po. Bakit po? Para saan po? Wala lang po na. Ha? Tricycle lang po. Gusto nyo nagbabantay akong tindahan sa gabi. Ano tindahan yun, sir? Tindahan po, yung sari-sari store. Yung kanina lang po kami nagpapabili. 15,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa mga suspect at isang kalibre 45 na baril. Maharap sa kasong pagdabak sa comprehensive dangerous drugs sa kamaganarestong suspect. Erbingas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapa. Sa Visayas naman, tatlong katao patay habang tatlong iba pang nakaligtas sa pamaril sa Calbayog City sa Samar. Report mula kay Miriam Timan.
driver at dalawang babae habang tatlo pang sakay nito ay nakaligtas sa pamamaril ng mga armadong grupo sa isang habal-habal sa kahabaan ng kalsada sa barangay San Jose, Calbayog City, Samar. Iniyayag sa investigasyon na habang ang mga biktima ay lula ng motorsiklo na kilala bilang habal-habal nang makarating sa kurbadang kalsada ng nabanggit na lugar ng insidente, nang biglang sumulpot ang 13 armadong kalalakihan at unang binaril ang driver at dahil dito bumagsak sa lupa ang minamaneong motorsiklo. Tatlong sakay na hindi nasugatan ay agad tumakbo patungo sa barangay Kanhumadak ng nasabing syudad. Nilapitan ng mga suspek ang driver at binaril pa ng ilang beses at kinuha ang bag ng isa sa biktima. Samantala, agad na tumakas na ang armadong grupo sa bulubunduking nang nasabing lugar at prinoseso naman ng SOCO personnel ang crime scene. Mula dito sa Calbayog City para sa Eagle News, Miriam Timan, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, nasunog ang isang pabrika ng mga personal care. Yan ho sa Barangay Potrero sa Malabon City kanina madaling araw. Wala naman nasaktan si insidente. Si Erlo Bringa sa detalye. Kaagad na kumalat at mabilis ang nilamon ng apoy ang warehouse na ito sa Barangay Potrero, Malabon kaninang madaling araw. Sa bilis ng pangyari, agad na natupok ang ilang bahagi ng warehouse kaya lahat ng mga nakaing box sa loob nito ay agad ding nagliyab. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naka-imbak sa nasabing warehouse sa mga toothpaste at sabon kung kaya't mabilisan ding itong nagliyab. Siguro yung sa mga karton, yung mga naripak nila na sachet ng shampoo, at saka toothpaste, at saka yung mga container ng hand soap na ginagawa nila, kaya bigla siguro lumaki yung apoy. Pero na-contain naman agad. Nakalabas naman ng 5 empleyado ng warehouse na muntikan pang matrap dahil sa sunog. Kwento ng isa sa mga empleyado, mabilis ang naging pagkalat ng apoy. May ginagawa daw sila ng mga oras na yon ng sumiklab ang sunog. Akala ko po may tao lang doon sa kabilang side kasi parang may nahulog na mga maingay po siya. Pero wala. Kalampagan. Opo. Kaya lumabas pa ako para i-check yung mga kasama ko doon kung kumpleto sila kasi akala ko tao lang. Yung pag-angat ko po ng anon sa may bubong nila, banda, maliwanag na po. Kaya sigaw na ako ng sigaw ng sunog. Malaki na po yung apoy na nakita ko. Umabot lamang sa first alarm ang sunog at makalipas ang halos 30 minuto, idineklara itong fire out. Wala namang napaulat na nasaktan sa nasabing insidente. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Abangan, mga bus company maaaring maharap sa multa o suspensyon dahil sa hindi pagde-deploy ng boat sa labas ng window hours at Labor Day jobs fair. Mag-aalok ng 64,000 na local at overseas job vacancy. Yan at iba pang mga balita pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by We'll be right back.
Balik sa mga balita, pagdinig ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, itinakda laban sa 6 na bus company na hindi nag-deploy ng kanilang mga booths sa labas ng window hours ayon sa LTFRB. Posibleng pagmultahin at suspindihin ang mga nasabing bus company dahil sa ginawang abala nito sa maraming commuter. Para sa detalye, may live report si Erlo Brigas. Erlo! Yes, Vic, itinuturi ngayon ng LTFRB na tila pananabutahi daw ang ginawa ng 6 na bus company nitong nakaraang araw dahil nga sa hindi nila pagbiyahe bayan window hours. Magkagayman ng LTFRB, desidido na ituloy ang pagdinik laban sa 6 na bus company sa darating na Mayo at Yes. Sa Mayo Adjust Night, inakda ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig para sa ilang provincial bus operators hinggil sa hindi nila pagsasagawa ng operasyon sa labas ng window hours. Ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion, 6 na bus companies ang napatunayang hindi nagde-deploy ng kanilang mga bus sa labas ng window hours. Pinadalhan na ng show cause order ng ahensya kabilang dyan ang Victory Liner, Bataan Transit, 5-Star Bus Company, First North Luzon Transit at Maria De Leon maging ang Genesis. Batay sa ulat ng LTFRB Regional Office 3, libo-libong commuters ang naiwang stranded sa iba't ibang terminal sa Pampanga dahil sa pagtanggi ng mga provincial commuter bus operators na maghatid ng mga pasahero sa mga integrated terminal exchange dahil sa kanilang paninindigan sa nighttime operations na 10 p.m. hanggang 5 a.m. na nakabatay di umano sa window hours scheme agreement nila sa MMDA. Sinabi na opisyal na hihintay nilang sagot ng mga kumpanya at saka tatalakayin sa pagdinig. Matatanda ang maraming paserong na stranded sa iba't ibang terminals dahil nga sa ipinatutupad na window hours para sa pag-alis at pagdating ng provincial buses na walang QR codes at special permits sa private terminals sa Metro Manila. Nilinaw ng LTFRB na nagkasundo mga operators at ang Metro Manila Development Authority na maaari pa rin gamitin ng provincial buses ang ilang selected integrated terminal exchange areas. Gayunman, sinabi ni Casio na tumanggi pa rin ng mga provincial bus company sa Norte na gamitin ang Integrated Terminal Exchange. Vic, binigyan ng 5 araw ng ahensya ang mga bus company para sa kasagutan at humarap nga sa pagdinig sa Mayo Adjes. Gayon mga patuloy ang paalala ng LTFRB na hindi nila kukonsentihin yung mga ganitong ginagawa ng ilang mga kumpanya na makakaapekto nga sa mga commuter. Kagayman, patuloy ang paalala ng ating mga ng LTFRB sa mga operator na sundin ang ipinatutupad ng polisiya na upang sa gano'n makaiwas po sa anumang uri ng abala. Yan mo na, latest, balik sa Vic. Maraming salamat sa iyong live report, Erlo Brigas. Para po sa mga naghahanap ng trabaho, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na higit 64,000 local at overseas job vacancies ang iaalok sa 24 na job fair sa buong mundo bilang paggunita sa Labor Day sa linggo May 1. Batay sa datos ng Bureau of Local Employment, mahigit 64,000 na mga trabaho ang available sa job fairs. Mahigit 52,000 ay para sa local employment at mahigit 12,000 naman ay para sa trabaho naman sa abroad. Ang 5 nangungunang bakante ay para sa production operator o machine operator, customer service representative, collection specialist, retail or sales agent or promodizer at market research interviewer. Ang nangunguna namang mga industriya na nag-offer ng trabaho ay mula sa manufacturing, business process outsourcing at retail or sales. Samantala, ang nangungunang job vacancies abroad ay para sa nurse, nurse aide, waiter, waitress, food server, household service worker, kitchen helper or assistant cook at salesperson. Ang main event ng Labor Day celebration ay gaganapin sa Kingsborough International Convention Center sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ang iba pang job fair venues ay makikita ninyo po sa inyong TV screens.
Samantala, naitala naman ang pagbilis ng fixed broadband at mobile median download speed sa bansa nitong Marso. Sa report ng UCLA Speed Test Global Index mula 49.1 o 49.10 Mbps noong Pebrero ay tumaas sa 52.16 Mbps ang fixed broadband median speed sa bansa. Ito ay kumakatawan sa 6.23% month-to-month na pagtaas sa speed para sa fixed broadband. Ayon pa sa UCLA, ang average download speed para sa fixed broadband ay 83.37 Mbps. Bumilis din ang mobile median speed sa download speed na 19.38 Mbps mula sa 18.79 Mbps noong Pebrero. Katumbas ito ng 3.14% month-to-month increase sa speed para sa mobile. Ang average download speed naman para sa mobile ay 45.48 Mbps. Ang pagbuti ng internet speed ay kasunod na rin ng atas ni Pangulo Rodrigo Duterte na pabilisin ng mga LGU ang pag-issue ng mga permit sa mga telco at pagtatayo ng mga cellular towers at fiber optic network. Bahagyang dagdag pasahe, ito ang kahilingan ng mga tricycle drivers sa Navota City. Si Aldrin Puno para sa detalye. Dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, ay marami sa mga kababayan nating nabutenyong tricycle driver ang dumaraing din sa kanilang pamamasada. Umaga pa lang umano ay pumipila na sila upang makakuha ng pasahero at matapos ang maghapong paghahanap buhay ay umaasang makapag-uwi ng may pangtutustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Munting hiling ng mga driver ay mapagtuunan sana ng pansin ang taripa o kahit bahagyang dagdag pasahe. Gayun din ay mapahintulutan na anila ang fuel subsidy na kanilang inaasahan. Suliranin din ang matinding init ng panahon na panganib din sa kalusugan. At kung minsan ay bigla ang pag-ulan na walang masisilungan at wala ring maayos na palikuran. Mula sa Navota City, Aldrin Puno para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ilang bahagi naman ang Makati, Pateros at Quezon City ang may maintenance activity simula bukas April 27 hanggang April 28. Ayon sa Manila Water, nangyari o mangyaring bisitahin ang Manila Water Service Advisory para sa impormasyon. Samantala, may scheduled power interruptions ang Meralco sa ilang lugar sa Quezon City sa Huwebes po, April 28, 2022. Ito'y dahil sa reconstruction work sa Tandang Sora Avenue Extension sa Barangay Culiat at Tandang Sora sa Quezon City. Ang power interruption ay sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 7 ng umaga. Abangan, Iglesia ni Cristo nagsagawa ng lingap sa mamamayan sa Cambaye Island at world's oldest person na si Kane Tanaka. Pumanaw sa edad na 119. Yan at iba pang mga balita pagbabalik ng Mata ng Agila. This point.
sa pagboto? Wala namang gano'n na. Abay, kung gusto kong magtagal doon eh, anong magagawa nyo? Wala pong forever sa loob ng presinto. Bibigyan lang po kayo ng hanggang 15 minutes para bumoto. Hanggang 15 minutes lang para bumoto? Tama. At kapag ikay humigit sa 15 minutes, maaari ka nang i-report sa Board of Election Inspector at ipadakip sa pulis. Dahil nakaantala na po kayo sa halalan. Tandaan! Marami pa pong mga botante ang nais pang bumoto, kaya't bigyan natin ng pagkakataon. Akala ko pa naman pwede. Eh, bakit po ba gusto nyo magtambay-tambay dyan sa loob ng presinto? Balita ko kasi bago yung aircon dun sa botohan. Mabuti pa, bumili na lang po kayo ng balot. Para maging presto ako? Ang init kasi! Ah, hindi po. Para po maubos na po itong balot ko. Pagkatapos po nun, maligo ka. Para presto ka. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na barangay o bisitahin ang COMELEC website. A public service message of NET25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. Hindi biro ang matatag. Samar ang nilingap ng Iglesia ni Cristo. Ito ay ang Cambaye Island na ang pangunahing hanap buhay ng mga residente ay pangingisda. Si Weng de la Fuente sa detalye. Ito ang Cambaye Island. Ayon kay Barangay Captain Roel Maliores, tahanan ito ng may 65 pamilya na binubuo naman ng 465 individual. Dito sa lugar namin, ang pangunahing hanap buhay talaga ay pangingisda lang po. Kasi yun lugar namin, napapalibutan ng laot. Talagang masasabi kong mahirap kasi yung hanap buhay dito, season-season lang, kung minsan meron, kung minsan naman wala. Lalo na umaalon, umahangin, walang pangisda po. Hindi lang masamang panahon ang hamon sa kabuhayan ng mga mangisda, gaya ni Joven Celesios na residente ng barangay. Mahirap ang buhay namin dito dahil sa dagat, mahirap ang walang nahuli dahil sa maraming mga illegal na gumagamit ng dagat namin. Kaya mahirap ang hanap buhay namin dito. Minsan lang kung magandang ang panahon, nagkakaroon kami ng kita. Ano lang din, tamang-tama lang din sa pamilya namin. Wala na kaming ibang kita, kundi pang pamilya lang, hindi na kami nakakabili ng ano-ano pa mang bilihin namin. Larawan si Joven ng mahihirap na residente sa isla ng Cambaye na nangangailangan ng tulong. Alas 6 pa lamang ng umaga ay nasa pantalan na ang grupo na tutungo sa Island Barangay ng Cambaye na siyang dako ng gagawing lingap pamamahayag na bahagi ng malawakang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga isla sa Visayas. Mula Katbalogan hanggang sa Cambaye ay aabot ng halos 3 oras o 4 na oras pa kung sasakyan pagdagat. Ito ay isang barangay na napapalibutan ng ilog kaya pagkatapos tumataas ang tubig dito dahil sa inaabot din ng dagat. Kaya talagang nagsisilbing isla ito. Ang paglingap sa Cambaye ay bahagi ng serye ng mga paglingap na isinasagawa sa mga isla sa Visayas. Lahat ng mga kapatid po hinikayat namin na magtulong-tulong po. Pinaghandaan po namin ang lahat ng mga gagamitin, kagaya po ng mga upuan at saka mga tarpaulin at mga pansanggalang po sa init.
Malayo man ang barangay Cambaye, sinikap na makaanib sa Iglesia ni Cristo na marating ang isla upang ihatid ang tulong sa mga kababayang nangangailangan. Malaking tulong to sa amin, itong bigyan ng Iglesia ni Cristo. Binigyan kami ng bigas, mga kan, na para makakain ng aming pamilya. Nagpasalamat kami sa Iglesia ni Cristo na kahit mahirap ang transportation papunta rito sa aming barangay, nagarating pa rin sila para mamigay ng tulong sa mga taong mahirap na katulad namin. Salamat sa Iglesia ni Cristo. Salamat sa Iglesia ni Cristo. Salamat po sa Panginoon sa grasya na ibinigay niya po. Para sa Mata ng Agila, ako si Weng de la Fuente, matatag, matapang, matapat. Sa atin naman, balitang abroad, isang babayang itinulak ng isang kapwa babae sa isang subway sa Toronto, Canada. Agad namang nadakip ang suspect. Sa initial investigasyon, nabatid na hindi magkakilala pala yung dalawa. Si Cherry Recolizado ng Canada Bureau sa detalye. Nitong nakaraang linggo, iniulat ng Toronto Police na may isang babae na itinulak sariles ng subway sa Yonge and Bloor subway station. Naganap ang insidenteng ito bandang alas 9 ng gabi. Ang biktima na si Shamsha Albalushi, 39 na taong gulang, ay nakitang naglalakad sa subway platform kung saan siya ay biglang itinulak ng isa pang babae. Nilinaw ng Toronto Transit Commission o TTC na nagawang iwasan ni Albalushi na masagasaan ng paparating na tren sa pamamagitan ng paggulong patungo sa ilalim ng platform. Isinugod si Albalushi sa pinakamalapit na ospital. Siya ay nabalian ng buto sa tadyang sanhi ng kanyang pagkahulog. Noong Lunes, inilabas ng Toronto Police ang litrato ng suspect na siyang humantong sa kanyang pagka-aresto sa French Go Station. Napag-alaman na ang suspect ay si Edith Frain, 45 taong gulang. Humaharap ngayon sa kaso si Frain sa isang bilang ng tangkang pagpatay. Sa ngayon, hindi pa rin malaman kung bakit itinulak ni Frain si Albalushi. Ayon sa polisya, walang kaugnayan ang dalawa at hindi nila kilala ang isa't isa. Ang insidenteng ito ay muling tumawag ng pansin sa seguridad ng mga pasahero ng TTC. Ang ilan sa mga taga-Toronto ay nagmumungkahi na maglagay ng barriers o mga harang sa subway platforms upang maiwasan ang mga aksidenteng gaya nito. Cherry Recolizado, Mata ng Agila, Toronto, Ontario. Matatag, matapang, matapat. Sa Tokyo, Japan, pumanaw na ang Haponesa na kinilala ng Guinness World Record noong 2019 na pinakamatandang tao sa mundo. Si Kanei Tanaka ay namatay sa edad na 119 na taon. Ipinanganak si Tanaka noong January 2019-03 sa Timog Kanluran ng Fukuoka, Japan. Nakabalik na sa mundo ang crew ng unang fully private mission sa International Space Station. Nag-splashdown sa karagatang sakop ng Florida ang mga miyembro ng crew matapos ang 2 linggong pamamalagi sa kalawakan. Sa live feed na kuha ng Axiom Space, ipinakita ang pagbabalik at paglapag ng Dragon Endeavor kasama Axiom 1 crew. Bumagsak sa Atlantic Ocean ang sinakyan ng SpaceX capsule alauna sa is ng hapon. Abangan, Elon Musk na bili na ang Twitter sa halagang $44 billion. Pagbabalik po yan ng Mata ng Agila. This portion is...
sinasabi sa'yo, paulit-ulit na lang tayo eh. Magkaparehas nga tayo ng pangalan, magkaparehas tayo ng barangay, magkaparehas pa tayo ng presinto. Yun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit na ako eh. Kasi pag nauna ka sa pila, pwede mong magamit yung pangalan ko. Which is hindi ako papayag. Eh, mas lalong hindi naman ako papayag na gamitin mo yung pangalan ko. Ang kulit. So, anong gagawin natin? Magdala ng government-issued ID. Anong ID dadali namin? Patulad ng lisensya, SSS, GSIS ID, o kaya naman ay pasaporte. Kahit pa magkapangalan kayo, malalaman doon kung sino ang tinutukoy sa mga ID na ipakikita nyo. At saka kung magkapangalan kayo, eh okay lang. At least hindi naman kayo magkamukha. Sino mas pogi sa amin? Siyaw ako. Kung sino ang bibili ng mas maraming balot, yun ang pogi. Bigyan mo ako 10. Ah, 10? Papakyawin ko yan. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na barangay o bisitahin ang COMELEC website. A public service message of NET25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. In cooperation with Gapan Drug. Kapag mali ang pintura, tubig, tatapos. Hindi pa rin po tumitigil ang pagdating sa Iglesia ni Cristo Central Office ng mga kandidatong naghahangad makamit ang solidong boto ng Iglesia ni Cristo. Maging ang mga kilalang pangalan sa politika ay personal na humaharap sa pamunuan po ng Iglesia. Kaya abangan bukas, Miyerkules, kung sino-sino sila sa aking pong exclusive report. Samantala, nabili na ng American billionaire na si Elon Musk ang microblogging social networking service na Twitter sa halagang $44 billion. Bunsod nito, umangat ng 5.6% ang stock sa Twitter o ng Twitter sa New York Stock Exchange. Si Musk ang pinakamayamang tao sa mundo batay sa 2022 Forbes Billionaire List. Meron siyang total assets na $219 billion at siya ang chief executive o executive officer ng automotive company na Tesla o yung electric incorporated at Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX, si Elon Musk. Ganun sa kayaman. Yeah. Kaya maging yung patent ng mga electric cars niya, pinagamit na niya sa lahat ng mga car industry. Nang walang bayad. Walang bayad. Walang bayad. Actually, kamag-anak ko yan eh. Yung Elon yan, Ilion yan. Big Ilion Lima. Sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com at eaglenews.ph. At sumayin nyo ang mga mainit na balita dito sa Mata ng Agila. Ako po si Vic De Leon Lima. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, ako po si Emma Tiglao. Matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Ako po si Alex Santos, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Magandang gabi and we live in extraordinary times.